Bilang pagunita ng Pilipinas sa National Seafarers Day, narawagan ng ilang grupo ng marino na ipasa na ang Magna Carta of Filipino Seafarers na magbibigay sa kanila ng dagdag na benepisyo at proteksyon. May report si Dominic Alminor. Isang Pilipinas sa limang pinakamalaking supplier ng mga seafarer sa buong mundo, kasama ng Russian Federation, Indonesia, China at India. Batay sa datos ng Bangko Sentral ng Pilipinas, 22% ng total OFW dollar remittances ay nagmumula sa sektor ng mga tripulante. Nagpapasalamat ang mga samahan ng marino dahil isa ang Magna Carta of Filipino Seafarers sa 20 priority bills na itinutulak ni Pagulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maisabatas gayong Disyembre. Sa Senado, natapos na ang interpellation ng ilang senador kay Senador Raffy Tulfo na siyang sponsor ng panukala. Dito naungkat ang kontrobersyal na escrow provision na nakapaloob sa bersyong ipinasa ng Kamara. Tutol dito si Senator Risa Ontiveros dahil isinasaad nito na hindi agad makukuha ng isang marino ang kanyang disability o death claims dahil ilalagay muna ito sa isang escrow account hangga't hindi na dedesisyonan ng Korte Suprema. Sa kasalukuyang kasing batas, final and executory na ang claims kapag nadesisyonan na ng National Labor Relations Commission at National Conciliation and Mediation Board. Una-una lahat, kaya tinawag po Magna Carta for Seafarers kasi po we're pro-seafarer, pro-labor. At alam po namin yung mga naranasan na kahirapan ng ating mga seafarers, so wag na po natin dagdagan yung pasakit by way of putting that provision sa escrow. Dahil ang escrow account ay hindi para sa seafarers, hindi para sa marino, kundi kontra sa interes nila. Nibigyan ba tayo ng garantiya ng ating sponsor na sa period ng amendments, wala po tayong kaplano-plano na maibalik ang, or mailagay ang isang escrow provision? Dito sa Magna Carta natin, doon sa period of amendments, I will show you how we'll do it na zero talaga yung escrow provision. Ikinatuwa naman ito ng ilang grupo ng seaman na kontra sa escrow dahil nakakuha sila ng kakampi sa Senado. Kasi maraming namamatay na mga seaman pag ito ay naisinip. Kasi yung pera na dapat na mapakinabangan nila ay dapat ay magamit na nila agad. Huwag nilang pahirapan ang mga seaman. Bilang paggunita sa 28th National Seafarers Day, nangako ang mga grupo ng marino na babantayan din nila na hindi makalusot ang probisyon kung saan magbabayad ng execution bond ang mga marino para lang makakuha ng claims. Ang seafarer kaya naman yan nasa tumakbo sa NRCNCB because walang pera pang paggamot. So why will the law require the seafarer to cash out just to get his money? Pero hindi pa natatapos ang laban ng seafarers dahil magkakaroon pa ng bicameral conference committee at doon magkakaalaman kung makakalusot o hindi ang escrow provision. Panawagan ang mga marino sa mga mambabatas na kung talagang modern day heroes ang turing sa kanila ay dapat isabatas ang Magna Carta na tunay na magbibigay ng proteksyon sa kanila at hindi sa interes ng kanilang mga employer. Dominic Almelor, para sa Bayan.